Doble ingat ang mga Pinoy sa Jerusalem dahil sa nangyaring pamamaril doon na inako ng Hamas. Dahil din dito ay matamlay ang negosyo ng marami. Live mula sa Jerusalem, nasa frontline ang balitang yan, si Rainiel Pawid. Rainiel, kumusta ang sitwasyon dyan? Cheryl, misto lang ang ghost town ngayon dito sa Jerusalem. Malayong-malayo ito sa dating eksena na puno ng mga residente at turista. Maging yung mga kababayan natin na nagpi-pilgrimage dito ay tigil muna sa ngayon. Umiiwas ngayon sa paglabas ang mga Pilipinong nakatira o nagtatrabaho sa Jerusalem. Yan ay dahil sa terror attack sa lungsod. Sa videong ito ng Israel Ministry of Foreign Affairs itong November 30, nabalot ng putok ng baril ang bus stop na ito. Kumaripas din ang takbo ang ilang residente para makatakas. Apat ang namatay sa shooting incident habang lima ang sugatan. Inako naman ng grupong Hamas ang insidente. Sa Mount of Olives na abutan namin ang tourist van driver na si Shai Kabayan. Ramdam din niya ang takot sa bawat biyahe. May pangamba kasi hindi mo alam kung anong mangyayari sa mga pinupuntahan mong lugar. Kaya ito, laging nag-iingat din. Bagamat hindi natin alam kung basta-basta sila nagpapasabog yung mga Palestinian o kaya membro ng mga Hamas. Kaya laging nag-iingat din po. Katumbas ng pangamba ng mga turista ang humihinang kita rin ng tourist service ni Shai. Nakatagda sana akong uuwi noong Ajis sana ng October. Sumiklab ang gera kaya hindi na po ako umuwi dahil pahirapan ng pabalik. Kahit araw ng pahinga ngayon sa Israel, makikitang walang masyadong sasakyan sa National Highway ng Jerusalem. Ang ilang pilgrimage location sa Holy Land, wala rin masyadong tao. Karamihan sa mga Pilipino sa Jerusalem, caregiver din ang trabaho at ang ilan ay umaasa sa turismo. Cheryl, nandito nga ako ngayon sa observation point ng Mount of Olives. At dito sa aking likuran ay makikita yung Old Jerusalem. Normally, Cheryl, sa ganitong prayer day ay may 40,000 umano na faithfuls yung makikita natin dyan. Pero sabi ng ilang mga lokal dito, sa ngayon, swerte na kung aabutin nga ng 3,000 yung makikita natin. Cheryl. Maraming salamat at mag-iingat kayo riyan. Rainiel Pawid. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.